Hello po. Bago po tayo mag-start, mention ko lang po ang sumulat ng kwento natin ngayon. Walang iba kundi si Ma'am Minette o mas kilala sa pangalang Miss R. Meron po siyang Facebook page. Mababasa niyo po doon ang lahat ng mga story na isinulat niya na nainarit na dito sa YouTube. Kung may libre po kayong oras, iniimbitahan ko po kayong bisitahin ang Facebook page ni Miss R. Like niyo po yung page. Sana mabisita niyo at masuportahan. Ilalagay ko po ang link sa description box ng video na ito. Sana po ay mabisita at masuportahan po ninyo. Yun lang po, start na tayo sa kwento. Papalapit na ang Pasko. Abalang-abala na si Luna sa pamimili ng mga palamuti. Talagang inaabangan niya ang pagsapit ng Bermans para makapagdekorasyon sa kanyang apartment. 4 na taon na siyang nangungupahan sa maliit na apartment na yon. At dahil mag-isa lamang siya tuwing Pasko, ay gusto niya na kahit man lang sa palamuti ay maramdaman niya ito. 4 na taon na kasi ang nakakaraan nang huling mag-celebrate siya ng Pasko na may kasama. Buhay pa noon ang mga magulang niya. Sa probinsya sa Batangas pa sila naninirahan noon. Masayang masaya ang bawat Pasko nilang pamilya. Ngunit dumating ang isang pagsubok sa kanyang buhay. Isang trahedya ang nagwakas sa buhay ng kanyang mga magulang. Tinupok kasi ng apoy ang tinitirhan nila. Nakalabas siya, pero naiwan sa loob ang kanyang mga magulang at kasamang nasunog ng kanilang bahay. Dahil doon ay nagdesisyon siyang makipagsapalaran sa Maynila at pinalad naman siyang makakita ng trabaho at matitirhan. 6 pa lang ng Linggo ng umaga ay gumayak na si Luna. Balak niya kasing mamili pa ng mga pampaskong gamit sa Divisoria. Ayaw niyang aabutin ng init at traffic sa daan. Iniiwasan niya din ang dagsaan ng tao, kaya mas minabuti niya ang magpaaga. Pagkarating sa Divisoria ay nagsimula na siyang magtingin-tingin. Sa dami ng magaganda at murang mga dekorasyon ay nahihirapan siyang mamili. Mag-iisang oras na siya sa kakaikot ay isang box pa lang ng Christmas light ang kanyang nailalagay sa shopping bag niya. Ang hirap palang mamili pag madaming pagpipilian. Wika na lang ni Luna sa sarili. Sa pag-iikot-ikot pa niya ay napansin niya ang isang maliit na tindahan. Bago yon sa paningin niya, kasi kung hindi siya nagkakamali ay dating maliit na ukay-ukay yon. Pero ngayon, isa na yung tindahan ng mga abubot at mga dekorasyon. Nilapitan ni Luna ang nasabing tindahan. Sinipat muna niya ng mga mata ang mga paninda doon mula sa labas. Bubog kasi ang pinakapader kaya kita niya ang loob nito. Manghang-mangha si Luna sa mga bagay na nasa loob. Maliit man kasi ang tindahan ay hindi niya maipagkakaila na di hamak na mas magaganda ang mga paninda dito. Hindi na napigilan pa ni Luna ang pumasok. Pagpasok niya ay binati siya ng isang matandang babae na nakapwesto sa kaliwa ng pintuan ng tindahan. "Magandang araw, iha. Anong hanap mo?" tanong sa kanya ng nakangiting matanda. "Namimili lang po. Ang gaganda ng mga paninda niyo, Nay. Mga kakaiba." Nakatinga lang sagot ni Luna. Minamasdan kasi nito ang mga nakasabit na iba't ibang kulay at laki ng dreamcatcher sa kisame ng tindahan. Ngumiti ang matanda at sinabi sa kanya na karamihan sa mga tinda niya ay handmade. Ang iba ay siya daw mismo ang gumawa, kaya talagang kakaiba at may pagkayunik ang mga ito. Lalong napanganga sa pagkamangha si Luna sa nalaman. Napaisip siya na may talento ang matanda pagdating sa pagdi-DIY. Parehas pala sila ng hobby nito. Mahilig din kasi si Luna sa mga gamit na nabuo lamang sa pamamagitan ng pagsama-sama ng mga bagay na kung titignan ay wala ng silbi o hindi na magagamit. Bumili pa talaga siya ng mga shells, butones, tela o kung ano-ano pang pwedeng magamit sa pagbuo ng mga naiisip niyang bagay. Sa katunayan
ang iba sa mga nakasabit sa Christmas tree niya ay siya mismo ang gumawa. Dumampot si Luna ng ilan na pwede niyang idagdag na pangsabit sa Christmas tree. Nakakita din siya ng star na panglagay sa tuktok nito. Nang masigurado sa sarili na nakuha na niya lahat ng nagustuhan niya, ay lumapit na siya sa matanda para magbayad. 200 pesos lahat, ineng. At dahil binamano kita, may libre kang isang set ng Christmas balls. Ako mismo ang gumawa nito. Abot ng ali sa isang kahon na may 6 na pirasong Christmas balls. Tuwang-tuwa namang kinuha yun ni Luna. Gandang-ganda siya sa pagkakagawa ng mga ito. Wala kasi siyang nakitang nakadisplay na ganun sa mga paninda ng matanda. Kontentong umuwi si Luna. Dala-dala ang kanyang mga napamili. Bago umuwi ay dumaan muna siya sa isang burger stand para bumili ng favorite burger niya bilang tanghalian. Medyo napagod kasi siya sa pag-iikot-ikot, kaya tinatamad na siyang magluto. At isa pa ay nagugutom na din siya. Pagkarating sa bahay ay agad ibinaba ni Luna ang mga pinamili niya. Nagdiretso siya sa kusina para maghugas ng kamay at ihanda ang nabiling tanghalian. Kakain muna siya bago simulan idagdag ang mga napamili niyang dekorasyon sa mga naunang dekorasyon na naikabit niya. Pagkatapos kumain ay excited nang tinungo ni Luna ang sala. Isa-isa niyang inilabas mula sa shopping bag ang mga pinamili. Pakanta-kanta pa si Luna habang isinasabit ang mga yon sa Christmas tree niya. May ilang maliliit na parol din siyang nabili na balak niyang ilagay sa bintana ng kanyang salas. Nang mailagay ang nabiling star sa tuktok ng Christmas tree, ay bigla niyang naalala ang kahon ng Christmas balls na iniregalo sa kanya ng tindera. Inisa-isa ni Luna ang mga natirang dekorasyon na inilagay niya sa sopa. Ngunit wala doon ang kahon. Tandang-tanda niya na nailabas niya na ito mula sa shopping bag niya. Napakamot sa ulo si Luna na dinampot ulit ang shopping bag niya. Laking gulat niya nang makitang andun pa rin nga ang kahon ng Christmas balls. Binaliwala na lang niya yun at inisip na baka hindi niya lang talaga ito nailabas. Binuksan ni Luna ang lalagyan at maingat na kinuha isa-isa ang bawat Christmas ball. Masayang pinagmasdan ni Luna ang unang bola na kinuha niya mula sa kahon. Itinaas pa niya ito at sinipat-sipat. Pagkatapos ay saka ibinaling ang paningin sa Christmas tree. Hinanapan niya ng pwesto ang unang Christmas ball. Nang makahanap ng paglalagyan ay sinunod niya na ang iba pa. Nakapamewang na pinagmasdan ni Luna ang kabuuan ng kanyang Christmas tree at ang iba pang palamuti ng salas. Sa wakas ay nakumpleto din niya ang pagdedekorasyon. Pagod na umupo sa sofa si Luna. Kinuha niya mula sa bulsa ang cellphone. Manunood muna siya ng mga Korean novelas habang nagpapahinga. Tutok na tutok ang mga mata niya sa mga eksena sa telepono niya. Nang makakita siya ng imahe mula sa refleksyon ng screen nito, sa gulat ay otomatiko siyang napalingon sa likuran niya. Nakita niya ang kurtina na nililipad ng hangin mula sa nakabukas niyang bintana. Nakahinga siya ng maluwag. Naisip ni Luna na baka sa sobrang pagod niya lang ang nakita niya. Tinungo na ni Luna ang kanyang silid para magpahinga. Habang natutulog ay naalimpungatan siya sa pakiramdam na parang may nagmamasid sa kanya. Nilibot ng mata niya ang may kadiliman niyang silid. Nang bigla siyang may naaninagan sa may pinto na parang may tao. Naaaninag niya kasi ang damit nito. Dalian siyang napabangon at binuhay ang lampshade na nasa side table ng kama niya. Pagtingin niya muli sa may pintuan ay nawala ang kaba niya nang makita ang nakasabit na bathrobe. Napakusot na lang sa mata si Luna saka tumayo. Nakaramdam siya ng gutom. Paglabas ng kwarto ay nagawi ang mata niya sa Christmas tree. Hindi niya maunawaan pero parang may enerhiyang nagmumula dito ang nagpapalapit sa kanya. Mabagal siyang naglakad papalapit sa Christmas tree. Nasa tapat ng paningin niya ang isa sa mga Christmas balls. Ito ang unang bola na isinabit niya. Kulay pula ito.
hindi niya maunawaan. Pero hindi niya napigilan ang sarili na hawakan yon. Pagdampi pa lang ng kamay niya ay nakita niyang may umaagos na dugo mula dito. Nabitawan niya ang bola. Nagpagulong-gulong ito. Huminto ang bola na nasa paanan ng Christmas tree. Lalong hinantakutan si Luna nang makitang lumulutang ang pulang Christmas ball. At kasabay nito ay ang paglutang din ng isa pang Christmas ball mula sa kanyang Christmas tree. Hindi makakilos si Luna dahil sa takot sa kanyang mga nasasaksihan. Maya-maya pa, biglang may lumitaw na isang lalaki. Matanda na ito. Nakapikit ang mga mata. Nakasuot ng puting t-shirt na may bahid ng mga dugo at maong na pantalon. Wala itong sapin sa mga paa. Biglang nagsalita ang matanda. Tulungan mo ako. Sobra na ang pangangatal ng katawan ni Luna. Lalo at unti-unting lumalapit sa kanya ang lalaki. Napako na siya sa kinatatayuan niya. Nang isang talampakan na lang ang layo sa kanya ng matanda, ay bigla itong nagmulat ng mga mata. Butas ang mga yun. Walang mga mata ang matanda. Napasigaw habang nakapikit si Luna. Nagtatakbo siya sa kanyang silid at nagsarado ng pinto. Napapaiyak na siya sa tindi ng takot. Nang mahimasmasan, ay nagdesisyon siyang umalis muna ng bahay. Pero hindi siya makakalabas nang hindi dadaan sa salas. Nanginginig man ang katawan ay dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kanyang kwarto at sinilip ang salas. Nakita niyang nasa sahig na ang dalawang Christmas balls. Naglakas loob siyang lapitan ang mga yon. Tinitigan muna niya ang mga bola at saka dinampot. Napansin niya na parang nasira ang nakabalot na pulang tela dito. Tinanggal niya yun at napalunok siya ng laway nang mapagtanto kung ano ang hawak niya. Bibitawan na sana niya ang mga ito, ngunit mula sa likuran niya ay may mga malalamig na kamay ang humawak sa mga kamay niya. Lumamig ng labis ang tenga ni Luna nang idikit ng matanda ang mga labi nito at bumulong. Tulungan mo ako, Iha. Pinikit ni Luna ang mga mata niya at nagdasal sa kanyang isip. Nawala naman agad ang nakahawak sa kanya. Agad na dinampot niya ang mga Christmas balls, pati na rin ang apat pang natitirang nakasabit at inilagay sa kahon. Tinungo niya ang police station. Isinurrender ni Luna ang kahon at sinabi sa mga pulis kung ano ang kanyang natuklasan. Nang inspeksyonin yun ng isang pulis ay hindi ito makapaniwala na totoo ang sinasabi ni Luna. Agad nilang tinungo ang pwesto ng matandang nagtitinda sa Divisoria. Nadatnan nilang sarado ang tindahan, pero nasa loob ang matandang babae. Kumatok ang mga pulis at agad namang pinagbuksan yon ng tindera. Nang makita ng matanda na kasama si Luna, ay humagulgol na lamang ito. Iniabot ng mga pulis ang kahon ng Christmas balls. Tinanong nila ang babae tungkol sa mga ito. Inamin ng babae na may nagawa siyang krimen. Napatay daw niya ang asawa niya dahil sa sobrang selos. Sinaksak niya daw ito ng paulit-ulit habang natutulog. Nang itinanong kung nasaan ng bangkay, ay sinabi ng tindera na nasa loob ng bahay niya. Tinungo ng mga pulis ang tirahan ng matanda at nakita nga nilang nakabalot ng patong-patong na kumot ang bangkay. Malalayo ang mga kapitbahay, kaya walang nakapansin sa namamaho nitong amoy. Nang buksan nila ito, ay nakita nilang butas ang mga mata ng kawawang lalaki. Sinabi ng matanda na sa galit niya, dahil sa palagi ang pagtingin ng asawa kung kani-kaninong babae, ay dinukot niya ang mga mata nito gamit ang isang kutsarita. At yun nga ang ginawa niyang Christmas balls. Maraming salamat po sa pakikinig. Inaanyayahan ko po kayong mag-like at mag-comment para sa video na ito. Subscribe na din po sana kayo sa channel na ito
at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago nating kwento. Maraming salamat po.